inyo lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming maraming salamat po sa lahat po na nag-like, nag-share, nag-comment, at nag-subscribe sa aking channel at patuloy po nanonood ng lahat ng video na aking ginagawa. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking gagawin. So, ngayong araw po na to ay mag-i-install tayo dito lang sa aking lamesa ng CCTV na 4 channel. So, ito ay i-install ko sa isang pharmacy drug. Pero gawin ko muna dito at pinadala na ngayon sa akin. So, nakakarton pa. So, bago natin i-install sa doon sa nabanggit ko, ay buksan na muna natin at para makita natin. So, ready na kayo? Assemble na natin. 4 channel, dalawang pang indoor, dalawang pang outdoor, at yung DVR. Parang nag-unboxing na rin tayo nito. Then, of course, yung mga wire na ito. Isa-isa nating buksan. Ito yung pinaka-network cable or data cable na papasok sa camera at dun sa DVR. At ito naman yung pinaka-power supply niya. So, kaya meron tayong tinatawag na ang wire na ginamit dito ay Siamese wire. Merong makapal nito, pero itong binigay dito ay tamang-tama lang. So, kung di ako nagkakamali, meron tong around 15 to 20 meters. Ito yung tinatawag nating DNC connector and power connector. So, sa isang kable na to, dalawa na. So, network cable, saka yung ating power supply. Then, centralized na yung kanyang power supply. Iisa lang, dahil merong power connector. Para dito, isa, tapos camera 1, camera 2, camera 3, camera 4. So, ayan yung ating i-install. At meron tayong camera na pang-outdoor. Ito yung IR bullet camera. So, medyo pang-long range siya. Ayan. So, ito yung power connector. Ito yung BNC connector para dun sa data or network cable natin. So, then, ipotox ko to. Kakabit. So, may kasama na tong tox, tatlo. At ito naman yung tinatawag nating IR eyeball camera. Kung tawagin ay dome. Dome camera. So, usually karamihan nito ay nasa loob, pang indoor. Ayan. So, kaya ready tayo. Apat na camera yung ating i-install dito. Ayan. Dalawang pang indoor, dalawang pang outdoor. At meron tayong DVR. Buksan natin to. Napakaliit lang, oh. Ayan. So, ito na yung camera 1, camera 2, camera 3, camera 4. Ito yung monitor port natin, pang VGA. Then, supply voltage natin. Then, meron tayong USB, pang mouse. Yan natin ilalagay. Then, meron pang HDMI. Then, meron din siyang pang RJ45. So, talagang nakasilyado pa. Then, naka-separate pala yung hard disk. Yung hard disk natin. So, yung hard disk ay
SATA 1 terabytes. Ayan. At ang power connector niya, of course, yung SATA cable, then power connector sa loob. Ito muna ang assembly natin. Then, kasama na yung power supply at mouse ng DVR. So, ipasok ko muna yung ating hard disk. Baba ko lang itong aking camera para mas lalo nyo itong makita. Ayan, napakarami pala nito. So, ito na. Nakabit na natin. Then, power. Apat na tornilyo. Then, balik na natin. Dali lang mag-assemble. Isa-isayin natin yung camera. So, ito yung isang mahabang wire. So, i-connecta natin to dito. Di naman kayo magkakamali kasi yung BNC connector, biconic connector, so natutwist siyang ganun. Twist. Ibig sabihin, pag pumasok na, ititwist mo na. Lock na siya. So, lock. Ayan. So, ayun. Maglalock na siya. Then, power. So, ayun. Ito yung dulo nito. Ito naman ay dito na. So, ganun pa rin. Ititwist mo lang siya. Pagkatulak, tapos twist. Ito naman yung para sa power supply. Ito, magagamit na natin itong
isang power supply, apat na camera. Camera 1. Ayun. So, meron na tong isa na to. Lagay ko dito. Isa pang ulit. Ito yung cable niya. Kaya isa-isa lang. Power. Yung kabila. Then BNC. Connector. Ayun. Ito na yung pangalawa. Then pangatlo. Power. BNC connector. Para sa pangatlong camera. Then, lagay natin ng power tong isa. Ayan. Then, yung connector. Pangatlo. Then, power. So, isa na lang ang kulang. Tatlo na. Ito naman yung isa. Ito yung last natin. Then, assemblein pa natin yung monitor kasi bago rin yung monitor. Okay, so power, BNC connector, data network, or data cable. Kaya hindi kayo maliligaw. Ikot, tulak ng konti, tapos twist. Then, power. Ito na yung pang-apat na camera. Then, pang-port-port na tayo. Tulak. Tapos, iti-twist. Medyo mahirap lang sa una kasi medyo masikip na pag hinawakan. Ayun, ikot. Ayan, so, apat na. Then, pang-apat sa power supply natin, ang natitira na lang ay ito. So, para dito. Iisa lang yung charger natin or power supply sa apat na camera. Naka-centralize lahat sila. Okay na? Then, lagay natin yung supply ng ating DVR. Ito na yung dalawang isasaksak lang natin. Then yung mouse natin. Tandaan na rin natin. Ayun, USB. So, ang kulang na lang natin ngayon, yung monitor. Ito yung monitor cord. So, ito yung ating monitor. Naka-box pa. Na-assembling pa natin. Cable, data cable. Assemblein muna natin. VGA, mayroon din siyang HDMI. Pero dahil ang data cable natin ay pang VGA, common sa mga monitor ng computer.
Then, sa power. Then, assemble natin muna itong stand. Kabitin natin itong pinaka-monitor cable natin. So, ganun lang kasimple. Camera 1, 2, 3, 4. Port 1, port 2, port 3, port 4. Then mouse, power, connector, then monitor. Then power. Ayan, naka-on na yung ating power. Itataas ko lang yung camera para mas makita nyo. Then, gamit ako ng mouse kasi meron tong mouse. So, i-accept ko lang muna ito. Then, succeed. Pwede tayo maglagay ng password. Pero later na lang. Pero dahil ayaw. Type lang natin ng 1, 2, 3, 4. Then confirm natin. 1, 2, 3, 4. One, two, three, four. So, wait lang natin. Ayun ay apat na camera. Kitang-kita na kagad. Okay, matapos natin ma-enter yung ating password, meron lang mga personal na question, hindi ko na pinakita. So, eto na. So, eto na yung ating kuha ng camera natin. So, camera 1, camera 2, camera 3, camera 4. So, eto yung ating mga connection. Ganyan kagulo yung ating wiring na ginawa. So, nakatapos na tayo ng demonstration about dito sa ating CCTV, sa ating DVR, apat na camera, dalawang IR bullet camera, saka dalawang eyeball, IR eyeball camera, o kung tawagin ay dome. Then, of course, yung ating monitor. So, ito yung apat na kuha. So, nahati. At pag nawala isang camera, magiging tatlo lang yan. Pag nawala yung isa, so magiging dalawa lang hati. Kapag isa lang yung camera, so magiging isa lang buo yung screen. So, muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo lagi-lagi. Salamat ulit sa inyong lahat. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!